Hello mga baby loves, welcome back to my channel. For today's video, magluluto po ako ng hapunan. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. So ang lulutuin po natin ngayon ay chicken sutanghon. Alam kong alam nyo na kung paano ito gawin, so hindi ko na ipapakita yung mga recipe at ingredients na ginamit ko dito. Kasi mas expert pa kayo kaysa sa akin. Actually, wala na talaga kaming maisip na lulutuin kasi ito lang yung mga natira dito sa fridge namin. Hindi pa kasi kami nakapag-grocery. So as usual, mag-chicken ulit tayo kasi wala naman talagang pork dito sa planeta namin. Ayan, chicken wings yung ginamit ko para dito sa chicken sutanghon. And nag-request kasi si Hubby na gawa kami ng soup. Kulang din yung mga ingredients ko kasi gaya nga ng sinabi ko, hindi kami nakapag-grocery. So kung anong meron kami dito sa fridge, yun na lang yung ginamit ko. Alam nyo ba, hindi talaga ako expert sa pagluluto. Feeling expert lang. Si Hubby talaga yung master chef dito sa bahay. Kaya lang, alternate kaming magluto. Kaya, kailangan ko ding matuto kung paano lutuin yung gusto kong kainin at gustong matikman ni Hubby. Pangalawang beses ko pa lang tong niluto tong sutanghon. Yung unang beses, masarap siya. Ewan ko lang ngayon kung magiging masarap din ba siya. At saka kapag ako yung nagluluto, kailangan 1 hour before, nagpe-prepare na ako kasi mabagal akong kumilos. Ang ibig sabihin nung mabagal kumilos, gusto ko kasi maganda yung presentation ng food para kung masarap sa mata, I mean kung magandang tingnan, matatakam ka talaga kasi magandang tingnan, right? Dapat talaga maganda ding tingnan kasi pag kinunan mo siya ng picture, nakaka-proud, tapos ipopost mo siya. And then sasabihin nila, wow, yummy! Ako kasi, kung hindi ako nakapag-abroad, hindi talaga ako matututong magluto. Lalo na ngayon na nakapag-asawa ako. So ayun, I tried my best to be the best cook para sa asawa ko. Kapag ako din kasi yung nagluluto, ayaw ko yung maibang tao sa kusina kasi nahihiya ako. Baka kasi sabihin nila na, ay mali yung niluto, mali yung ginagawa mo, ganun. Pero hindi din ako makapag-concentrate kapag may ibang tao sa kusina.
dahil nga alternate kaming magluto ni hubby, kapag ako yung nagluto, siya yung maghuhugas ng pinggan, ng kaldero, ganun. Tapos pag siya naman yung magluto, ako naman yung maghuhugas. So ganyan kami dito sa bahay kasi kami lang namang dalawa dito, and then yun yung rules namin para fair. Minsan, ako din yung nagsiserve ng food kahit siya yung nagluluto. Kasi kapag siya yung nagserve, pang isang barangay yung ilalagay niya sa plato. Ganun siya. Hindi naman talaga kami araw-araw na magkasabay kumain. I mean, during dinner time lang kasi the whole day nasa work siya, and then ako naman the whole day mag-isa lang sa bahay. Kaya kapag umuwi siya galing trabaho, ano na, hapunan na. Yun lang yung time na magkasabay kami. Minsan, nagkakasabay kami mag-breakfast kapag rest day niya sa work. So ayun na nga, feel ko hindi na related yung chika ko sa inyo sa pagluluto ko. Magmaritesa na lang tayo. I mean, i-share ko na lang yung mga dapat kong i-share sa inyo. Very simple and easy lang naman kasi itong niluluto ko. And hindi ko na talaga kailangan i-share sa inyo kung paano ito lutuin. Dahil mas magaling pa kayong magluto sa akin. Ayan na yung ginagawa ko. Kung nakikita nyo, ang daming onion, right? Pero mahilig talaga ako sa garlic, hindi sa onion. Good thing, wala kaming allergy. Kasi kahit ano, kinakain namin. Basta yung nakakain, hindi nakakalason. Dati kasi meron akong allergy. Allergy sa eggs, sa seafoods. Pero buti na lang nawala siya. It's a miracle. At kung sa manok naman, mahilig ako sa mga bony part. Hindi ako mahilig sa makarne kasi feel ko ang dry-dry niya. Pag bony kasi, mafe-feel mo na it's very tasty. Minsan, nakaka-miss talagang kumain ng karneng baboy. Kaya lang, kahit picture ng baboy, wala dito. So, tiis-tiis na lang tayo sa manok, sa karneng baka, sa isda, at sa hipon. Yun lang! Pero buti na lang, malapit lang yung Bahrain dito sa Saudi. 45 minutes away lang. So, kung meron kang visa, ikama, passport, pwede ka nang tumawid sa Bahrain at makakain ng pork. Sa tuwing ako yung nagluluto, ang partner talaga is rice. Kasi kapag si hubby yung nagluluto, walang rice. So, pasta lang or mashed potato or gulay. Yun lang yung kinakain namin kapag si hubby yung nagpe-prepare ng food. Kapag ako naman, maka-rice kasi tayong mga Pilipino. So, ayun, naging Pinoy na rin siya kasi mahilig ng kumain ng rice.
Anyway, change topic. Malapit nang maluto yung ginawa kong sutanghon. So, konting tiis na lang, makikita nyo na yung resulta niya. Actually, at this moment, si Hubby, late siyang uuwi. Mga 10 p.m. siyang dadating sa bahay. So, maaga akong nagluto para pagdating niya, reheat na lang. Malapit nang matapos yung kwentuhan natin. Nagplano talaga akong lumabas today, pero masama yung pakiramdam ko. Meron akong flu, nakalimutan ko sa Tagalog. Trangkaso, yun, trangkaso. Meron ng trangkaso, kaya sa bahay lang ako. Pinaka-paborito ni Hubby na Pinoy food is yung adobo. Pero sabi niya, yung adobo ko daw yung pinakamasarap. And to be honest, mapili si Hubby. Kung ibang tao yung nagluluto, I mean, kung galing sa ibang tao yung food, hindi siya kumakain. Mas gusto niya yung ako yung nagluluto. Di ba ang arte? Finally, natapos na siya. Sa haba ng kwento ko sa inyo, ayan na yung chicken sutanghon natin. That's it for today. Thank you for watching.